Sa abroad daw, halos hindi mo na ma-enjoy yung buhay. Kasi parang nagiging rutina lang everyday. Trabaho, bahay, trabaho. Totoo ba? Kasi tayo mga Pinoy, ang goal natin, habang bata, habang malakas, mag-ipon na mag-ipon, para pagtanda natin, may enjoy natin yung pinaghirapan natin. Mali. Mali, mali. Hindi dapat ganun ang mentality. Dapat, habang nagtatrabaho tayo, nag-iipon, i-enjoy natin yung life. Mag-travel, maglibot kasama yung pamilya, kasama yung mga bata. Kasi hindi mo namamalayan ang bilis ng panahon. Huwag nating ubusin yung ating lakas, huwag nating ubusin yung ating panahon sa pagtatrabaho. Kasi pag nangyari yan, hindi mo namamalayan, matanda ka na pala, may sakit ka na pala. Paano mo may enjoy ang mga bagay na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo kapag matanda ka na, kapag may sakit ka na? Di ba ang hirap? Walang masama sa mag-ipon, walang masama sa magtrabaho na magtrabaho. That's for your future, sa future ng family, sa future ng mga kids. Pero, ito ah, dapat at the same time, we have to enjoy our life. Kailangan maging masaya rin tayo sa buhay natin. Hindi yung puro trabaho, puro trabaho. Wala ka ng time sa sarili mo, wala ka ng time sa pamilya mo, pati health mo, napapabayaan mo na. So, ano mangyayari? Hindi mo rin may enjoy yung mga bagay na pinaghirapan mo. Kahit marami ka maipon na milyon, kung ikaw ay nagkasakit, that is useless. Dapat, everything will be balanced. Trabaho, ipon, travel, libot kasama yung pamilya. Kasi, lalo pag may mga kids ka, hindi mo namamalayan, busy-busy ka kakatrabaho, aalis ka ng madilim sa umaga, uuwi ka ng madilim sa gabi, mga anak mo tulog na, so wala ka ng time sa mga bata, sa pamilya mo. Puro ipon na inatupag mo, that is not healthy anymore. So dapat ito ang leksyon dito, mag-ipon at the same time, mag-enjoy kasama ang pamilya.